Oh, grabe yung power ah. Sheesh! Unang sakay. Aha, ang laki. Woo! Let's go! Ah, nalilis na talaga ako sa kakambyo. Woo! Okay, soundcheck na natin si Interceptor 650. Second time natin na pumasok ng expressway gamit ang motorsiklo, mga bossing. And ito yung second motorcycle na ipasok natin dito, the Royal Enfield Interceptor 650. Shocks, umuulan, basa yung mga gamit at saka camera ko, pati cellphone basa. What the f***? Ang bango ng kape. What is up, mga boss? Good morning. Magandang umaga, maulang umaga sa ating lahat. And welcome back sa ating another episode ng Moto Series. Ngayong araw, mga boss, ay pupunta tayo ng Royal Enfield Dipa. Shoutout sa Royal Enfield Dipa and kay Sir Lance Parasigan, ang kanilang branch manager. Maraming maraming salamat po sa chance na nabigay sa amin. Nakasama ko si Moto Kicks. So ngayong araw, mga boss, ay ang makakasama natin sa ating Moto Series ay walang iba kundi ang kanilang Interceptor 650. First time kong mag-ride gamit ang isang retro classic na motor. So excited as usual. At sana hindi umulan. So let's go, mga boss. Samahan nyo ako sa ating biyahe ngayong araw para ma-experience ang classic retro look ng Royal Enfield, the Interceptor 650. So let's go, mga boss. Dito na tayo, mga boss. So andito na tayo, mga bossing, sa Royal Enfield pa. Pasok tayo sa loob. Morning po. Sir, mag-test ride po kami ngayon sa Royal Enfield pa. Diyan po sa Sir Renz. Sige, salamat po. Sir Renz. Morning po. Welcome po. Si Sir Renz ng Royal Enfield Lipa. Ayan. Sige po. Morning po. Magandang umaga po. The Continental GT 650. Ayan, nakalagay dito. Itong Continental GT 650 na to, pareha siya ng makina ng test ride natin ngayong araw, the Interceptor 650. This one! So ito, mga boss, hindi ko siya agad nakita. So ngayon ko lang siya napansin. Ito yung i-test ride natin ngayon, mga bossing, the Interceptor 650. Ito ay isa sa mga variant color ng Interceptor 650. Parang meron siyang 11 variant ng kulay, kung hindi ako nakakamali. Diba? Makapakaangas. Excited. Tara, mga boss, samahan niyo ako mamaya na ma-experience kung anong kayang ibigay sa atin ng Interceptor 650. Let's go. Same ng mga napuntahan natin like Vespa and Yamaha. So kailangan natin mag-sign ng waiver. Tigil ka lang kayo ng ano, tigil ka lang kayo ng waiver. Waiver po. Sige po. At ayan, same nang sa dun sa mga previous na nakakapag test ride tayo ay kailangan natin mag-sign ng waiver. So let's go. Sir, ito pa. So ayan, nakapag-sign na tayo ng waiver. And we're good to go na, mga bossing. So tara, mga boss. Sige po. Ayan, andito na, hawak na natin. Dito sa kabila. Hawak na natin yung susi ng Interceptor 650. Basic lang naman to. Ha po. May na ABS, yun lang naman siya equipped. Wala naman siya ibang mga features like traction control, yun lang. So napaka lang, traditional na bike lang siya. Sa Interceptor, yung napapasin lang iba, medyo mabigat. Ha po. Medyo enter yung heavyweight siya. Pero pag nuhatak po siya, hindi naman. Ha po. Maganda yung kalapit niya talaga sa halong. Sir, yung ano nito, yung gear ay ganun din po. 1 down, 5 up. Oh, this is gear. Apo. Siya nung ibang ano, kanya na
one down, four up lang tong strap. So hanggang fifth gear lang yan. Sir, una muna po kami. Sige po, sige po. Update po. Opo. Enjoy. Opo, salamat po. This is it mga boss. Ito na yung test ride natin ngayong araw. Kasama natin si Motowix with the Scram 411 and ito sa atin, Interceptor 650. Let's go. Classic retro style. Unang sakay. Ayan. Start natin. Yeesh. Ah, nakapanibago ah. Yeesh. So, ito yung ano natin, Interceptor 650. Sound check. Ang ganda ng tunog ah. Three-cylinder lang yan, pero medyo ready siyang umulong. Oo nga po eh. Let's go. Tara, sir, muna-muna po. Thank you po. Aha, ang laki. Let's go. Nakakapanibago. Yung handlebar niya, sobrang wide. Ramdam ko yung bigat mga bossing. Kapag mabagal ka, ramdam mo yung bigat. Grabe yung tunog. Boom, 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 boom. Thank you Lord, umiinit. Let's go. Ah! Nalilito talaga ako sa kambyo! Nalilito talaga ako sa gearing! One down, five up! One down, five up! Wait lang, pilit muna ako. Nalilito ako sa gearing! Hindi ko makita yung ano, neutral niya. Ah! Up and two, three, four. Ayan. Yun neutral. Simbawa, is down. Ah! Nalilito ako. Guide me Lord! One down, five up! Nalilito lang ako. Oh! Grabe yung power ah! Sheesh! Medyo gigil pa ako ng konti. Matigas pa yung braso ko. Naninibago ako. Bali, masasanay din tayo. Tingnan natin sa traffic. Interceptor 650. Nararamdaman ko yung init ng makina niya mga boss. And yung weight, medyo may kabigatan talaga itong si Interceptor 650. May curb weight na 202 kg. Kaya medyo mabigat talaga siya. Ramdam na ramdam mo yung bigat at saka yung init ng makina kapag sa ganitong mga traffic. Medyo maluwag. So far so good, Interceptor 650. Punta kami ng Baywalk with Moto Kicks. Try lang namin nga tumambay saglit sa Baywalk tapos balik na rin kami kaagad. Ah, makakasang tunog. Two cylinder lang tong si Interceptor 650. Pero iba yung tunog niya eh. Nicholas Baywalk. Taan. And then, ito namang isa, ayan yung nasa harapan natin, isa damat makulot al volcano, may usok siya ng konti oh. Okay, sound check natin si Interceptor 650. Ang sarap sa tinga. Iba yung kiliti ng tunog na itong si Interceptor 650. May kakaiba talaga siyang kiliti sa tinga ko eh. Ang ganda ng tunog talaga niya. Wala, iba talaga yung tunog niya eh. Woo! Well anyway, pero kung na-mix natin, body positioning, okay siya, hindi siya nakakangalay, hindi siya nakakangawit. Upright, talagang makikita niyo yung body positioning ko, tuwid talaga yung likod ko, unlike doon sa mga ibang na-try natin na medyo nakasubsub tayo or medyo naka-curve yung likod natin, dito hindi eh, naka-upright ka lang talaga eh. Ayan, and kung mapapansin nyo yung kamay natin, ayan, talagang naka-extend siya, halos tuwid na talaga. Tapos yung handlebar natin, ayan, medyo malapad siya, medyo wide, which is I think na nakikita ko naman sa mga classic bike, sa mga retro bike ng Royal Enfield, eh halos lahat ay naka-wide yung ano nila, yung handlebar. And dito sa ating left handlebar, ayan, syempre andyan yung ating high and low, tapos passing light dito sa likod, tapos signal switch left and right nandyan, tapos itong horn. Ah, okay, okay yung horn niya. And dito sa ating right handlebar, of course, andyan yung kill switch at saka yung ignition switch. Yung dito naman sa ating cockpit, sobrang simple lang niya since classic, retro style, sobrang simple lang, sobrang elegant. Andito lang yung sasaya natin, tapos ayan yung panel natin, dalawa siya. Andyan yung speedometer natin, yung nandito sa right, tapos dito naman sa kaliwa is yung ating tachometer or yung ating RPM, andyan. Ha ha ha!
Inaabot kami ng ulan, mga bossing. Nasusubukan din natin ngayon yung kapit ng gulong ni Interceptor 650 kapag mga ganito na umuulan. Pasok kami ng Star Toll dito sa Balagtas at Angas, tapos mag-exit kami ng Ibaan. So subukan namin sa expressway si Interceptor 650 and si Scram 411. Second time natin na pumasok ng expressway gamit ang motorcycle, mga bossing. And ito yung second motorcycle na ipasok natin dito, the Royal Enfield Interceptor 650. And here we go, final verdict para sa Royal Enfield Interceptor 650. Shucks, umuulan, patay tayo dyan, mga padi. May camera ako. Shucks, ano kami hihinto dito? Basa yung mga gamit at saka camera ko, pati cellphone basa. Lapan ako, may dadaan ng tulay dito. Sana hindi mo ano yung camera. Woohoo! Tinamot ang ulan! Ay nako, sana hindi magkaproblema yung camera ko. Ang cellphone ko din, nabasa. Ay Lord, sana hindi talaga siya magkaproblema. Masasayang yung footage natin, mga padi. Happy, basang pala yung damit ko. Yeah. Magkano po? 21. Dalawa na po. Lamig. Ay, salamat po. Hey! Thank you, Lord. Blessing yun, blessing. Oh, test tayo, mga boss. Sasahin tayo para isolin natin to si Interceptor 650. Iwalo ko, naririnig ako kasi naka-waterproof case na ako na gamit. Nabot kami ng ulan kanina ni Motokicks habang nagte-test ride. Nabot kami sa Star Toll. Nag-exit na kami ng Ibaan. Tapos umuwi muna ako dito sa bahay. Tapos siya naman umuwi muna din. So ayun, ito yung Royal Enfield Interceptor 650 na pinahiram sa atin ng Royal Enfield Dipa. So maraming salamat po kay Sir Lance Marasiga ng Royal Enfield Dipa, and sa Royal Enfield Dipa maraming salamat po for giving me a chance na makapag-try at makapag-test ride na inyong motorcyclo. So ito yung Interceptor 650. Hindi ko alam kung naririnig ako. So final verdict para sa motor na to, hindi siya nakakapagod, hindi siya nakakangawit, hindi siya nakakasakit ng likod. Kung makikita niyo talaga yung position ko kanina, is naka-pride talaga ako, yung likod ko talaga is straight na straight lang. Unlike sa mga ibang motor na nadadala natin, is medyo nakasubsob tayo, tapos medyo nakakurve. Ito hindi eh, straight na straight. Tapos yung braso ko, sobrang extended, halos tuwid na siya. Tuwid na yung braso ko, so hindi siya nakakangawit, hindi siya nakakangalay sa braso. Kasi yung kanyang handlebar ay medyo wide din, which is parang nakikita ko naman sa mga classic bikes, sa mga retro classic na motorcyclo, is halos same sila ng mga handlebar. So ayun, hindi siya nakapagod, body positioning okay na okay. Yung torque and yung power nandun, hindi ka papahayaan ng torque and power ni Royal Enfield 650. Which is, hindi ko lang siya talaga mabira. Kasi siguro, natatakot lang talaga ako. So, ayun, torque and power, andun. Hindi ko pa wala na Interceptor 650 ng power and ng torque. Handling, medyo syempre, since si Interceptor 650 ay 202 kg, yung bigat niya, yung curve weight niya, sa mga traffic na daan, syempre, medyo ramdam mo talaga yung bigat. Tapos yung init ng makina, talaga mararamdaman mo, lalo na sa mga traffic, kasi nga sobrang lapit lang nung tita natin dito sa makina. So overall verdict para kay Royal Enfield Interceptor 650, solid yung motor na to. If you are looking for a bike o nag-i-start ka pa lang na mag-big bike, isa to sa pwede mong i-consider na kuhanin na expressway legal, and napakasarap dalhin. So ayun, maraming salamat po ulit sa Royal Enfield Dipa, kay Sir Lance Marasiga ng Royal Enfield Dipa. Maraming salamat po sa inyo for giving me a chance na makapag-test ride at ma-experience itong inyong Interceptor 650, and looking forward po na makapag-test ride po ulit at makapag-review ng ibang mga motorcycle ng Royal Enfield. Maraming salamat po, pasensya na po at inabot kami ng ulan. Thank you.